Sometimes, win with touch. Ayan, meron tayong dalawang touchers, mga kapitbahay, ang nangangailangan ng pagdamay. Good morning, Macho Bibo at Maki Rena. Ako si Des, 47 years old, ng Marikina City. May-ari ako ng tindahan sa palengke. Hiwalay na sa asawa. Maki Bibo, may nakilala kong isang lalaki na muling nagpatibok sa puso kong matagal na nagpahinga sa pagmamahal. Sabi? Pause din yung nagsabi nun, ha? May nagpatibok ulit sa akin na lalaki sa puso kong matagal nagpahinga sa pagmamahal. Si Noel. Unang salpukan pa lang ng mga mata namin ni Noel, nabighani na ako sa kanya, mare at pare. Hanggang inaraw-araw na ako ni Noel. Love. Sana all. Araw-araw salpukan? Nagpapakyut siya sa akin araw-araw sa tindahan dito sa palengke. Kaso makalipas ang dalawang linggo, hindi na siya dumadaan o nagpapakita sa tindahan ko. Nag-alala ako at namimiss ko siya. Love. Hinanap ko siya at inamin niya sa akin na mahal niya ako kaso wala siyang may pagmamalaki sa akin dahil wala siyang matinong trabaho at hindi siya nakapagtapos ng high school. Pagbabarker lang ang hanap buhay niya. Nahihiya sa akin si Noel. Eh, mahal ko na si Noel. Kaso inaalala ko, mare at pare, yung pamilya ko. Baka i-judge nila ako na pumatol ako sa lalaking kapos sa buhay. Damayan niyo naman ako, Des, ng Marikina. Mga kapitbahay, damayan natin si Des sa kanyang pinagdaraanan sa buhay. Sa dulang, dito sa palengke, may nagmamahalan. Saan? Sa palengke, may nagmamahalan. Kita Karen? Hindi na pwedeng tumawa dyan. Pasok! Alis na! San Mateo! San Mateo! Oh, ma'am, sasakay kayo! Isa na lang, oh! San Mateo! Isa na lang! Ayun si Noel! Noel! Hoy! Noel! Uy! Des! Des, bakit nandito ka? Anong atin? Paus ka pa rin? Oh! Oh, eto na! Kakasigaw ko ng kaka-concert ko dito sa Toda! Diba yan? Halika nga muna rito, mag-usap tayo. Ha? Bakit? Halika, dito tayo mag-usap. Mag-usap tayo, ha? A few moments later. Oh, Des! Nagulat naman ako sa'yo. Natuntun mo talaga kung nasan ako. Ay, oo, pasensya naman ka na. Pawis na pawis ako eh. Busy ako sa pagbabarker ngayon eh. Pasensya okay ka na. Okay lang. Hoy, Noel. Oh. Bakit naman naglaho ka na parang bula? Araw-araw kitang inaabangan sa tindahan ko sa palengke. Eh, namimiss na kita. Ano sabi mo? Namimiss na kita. Weh. Pag oo. Sure, uy. Oo nga. Talaga? Oo. Ay. Namimiss talaga kita. Namiss mo ako? Oo. Nawala yung pawis ko, ah. Miss kita. Sira ka talaga. Eh. Hindi ka na nagpapakita at nagpagkwentuhan sa akin. Hinahanap-hanap kita simula nang hindi ka na nagpakita sa akin. Eh, sensya ka na, Des, eh. Aminin ko, eh. Mahal na kita. Uy, ano ba yan? Kaso... Mahal na kita. Kaso, malayo kasi yung... Eh, mahiya ako eh. Ano ba yun? Malayo kasi yung agwat ng buhay natin eh. Ha? Ikaw, nakakaluwag-luwag ka sa buhay mo. May-ari ka ng tindahan sa palengke. Ako, tingnan mo naman ako. Hindi ako nakapagtapos ng high school. Ngayon, eto, babarker-barker lang ako. Kaya, ayun, hindi na tuloy ako nagpapakit sa'yo. Uy, grabe ka naman sa sarili mo. Oo. Hindi naman kita ginaganyan, ha. Eh, wala akong nasasabi sa pagkatao mo, Noel. Yung ugali at kabutihan ng pagkatao mo na gustuhan ko sa'yo. Alam mo ba, Noel? Kahit paus ka, mahal na rin kita. Nahihiya talaga ako sa'yo, Des, eh. Nahihiya akong ipaglaban yung pagmamahal ko sa'yo, eh. Ano ka ba? Mahal kita, maging paus ka man. Sa dulang, dito sa palengke, may nagmamahalan. Sa palengke talaga. Di pa sa terminal? Oh, ayan. Ayan. Sa palengke nagsimula. Ah, sa palengke nag-upisa. Ayan nga naman. Kamusta yung barker? Kung paano. May boses na ba ngayon yung barker? Ayan, paos na barker. Bagay na bagay talaga sa inyo role, pare. Kaya nga.
Di ko na ano direk yung mga bigyan ng ano yan. Bigyan ng karapatan. Bigyan ng karapatan. Oy, fairness ha. Si ano pa talaga lumapit ha? Hinahanap si mo, Des pa talaga. Maring Des ng Marikina. Isa kang may-ari ng tindahan dyan sa palengke sa Marikina na in love ka ngayon sa lalaking iniwasan ka dahil siya nang umiwas dahil wala siyang maipag... Na-intimidate siguro. Wala siyang maipag... Wala talaga siyang maipagmamalaki sa'yo? Oo. Seryoso talaga? Walang maipagmamalaki sa'yo? Pawak nga. Malaki naman ah. Hawakan mo nga, Marik. Malaki. O, wala talaga. Kapain mo nga kung wala talaga. Pinapako, malaki naman. Malaki naman yung braso. Iba, hindi yun. Malaki yung braso. Maugat. Walang may pagmamalaki. Meron na. Ito, bukol. Oh. Bukol. May bukol sa mga muscles. Yeah. Kaya umiwas sa'yo yung boylet mo. Dahil nahihiya siya. At ikaw din, ang pangamba mo rin, baka ikaw ay i-judge ng pamilya mo na ito ka, na ikisa kang negosyante, may business, may ari ng tindahan sa palengke, may in love ka lang, ayan, magpapadagit ka lang sa isang barker. Sabi. Oh, kaya siguro parang na-insecure, na-intimidate itong si anong pangalan niya ulit? Si paring Noel. Si Noel sa iyo, kaya umiwas. Huwag ka nang ma-intimidate, basta may L sa pangalan. Oo, pwede na yan. Basta may L sa pangalan. Masarap yan. Malambing yan. At magmahal, masarap magmahal. Pag may L sa pangalan, malambing. Ah, talaga? Malambing. Noel? Iyon. Noel at Paos. Ngayon ako natuwa dahil may L yung pangalan ko. Ano pangalan mo? L? L. Okay, L. 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 Labas nila pag binanggit. Ikaw ba, Mari, pag mga ganun, Mari, pwede mong ipaglaban yung ano? Hindi mo na iisipin pa yung sasabihin ng pamilya mo o yung mga friends mo. Alam mo, sabi nga sa kasabihan, di ba, hindi naman nasusukat sa pagkatao ang pagmamahalan. Mm-mm. Nasa nararamdaman yan, di ba, sa kung anong nararamdaman. At di yan sa estado ng buhay. Nasa ano yan, estado ng pagmamahal mo at kung anong kaya mong ibigay sa kanya. Yung klaseng pagmamahal na yun, yun lang sapat na pare. Mm-mm. Basta masipag, di ba? Matyaga, carry lang kahit di mayaman. Mm-mm. Di ba? Basta may sipag. Sabi ni Janice ng Kamuning, ang haba ng hair mo, Mare. Maswerte ka nga, may lalaki pang sumeryoso sa'yo. Kaso, yan, hindi... Kaso yan, ang agwat ng buhay ninyo ang sagabal. Pero hindi naman dapat ganun. Kung nagmamahalan kayo ng tunay, ipaglaban nyo lang hanggat wala kayong nasasagasang ibang damdamin at relasyon. Mapagtutulungan naman ang bawat araw ng buhay ninyong dalawa. Sabi, what? Yung may katulong, yun, ibig sabihin yung may kaagapay, di ba? Oo, supportado, ganun. Ikaw ba may mga ganyan ka ba sa buhay, Mari? Yung meron ka bang, ano na matawag dito? Ano mga support system, ano hindi, ba? Hindi, yung requirements ba, mga ganun? Ah. Mamahali mo ang isang lalaki? Oo naman. Ano mga tawag doon? Kailangan may tawag dyan eh. Ay. Hindi requirements eh. Ano ba, batayan? Karakteristics, Mare. Ay, hindi. Ayun. Ano karakteristics? Batayan nga, standard karakteristics. Standard. Yung parang electric pan lang namin sa bahay, Mare. Tama, batayan, standard. Meron naman, syempre. Ako naman, hindi naman ako naghahangad yumaman nga sa buhay. Okay naman yan. Basta masipag, pare, at mahal ako. Caring, carry bells, boom bells. Matyaga, maparaan. Diba? Magsusumika palagi. Caring, carry yan. Diba? Kaya nga, Mari. Okay naman yung standard, pero dapat yung mga ganyang standard, Mari. Unang-una dapat yung, ano mo, yung ugali. Ayan. Yan, okay tama. Na dyan si Noel. Pasado naman na eh. Tama. Diba? Ayan ang magandang standard talaga, ugali. Kasi magsasama kayo ng matagal, di ba? Tama! Sabi mo, nagustuhan mo siya dahil yung ugali niya at yung pagkatao niya, napakabuti. Siya ng pinakamabuting tao sa mong... Wala ka na nakita mabuting tao, kundi si Noel lang. Wow, sana all! At saka, yung mga pagsiset ng standard na yan, ha? Minsan, set ka ng set ng standard sa ibang tao, pero yung sarili mo ba, tinanong mo ba, baka ikaw... Ang taas ang standard mo, pero ikaw pala, hindi ka pala ganun, hindi ba? Oo, nga so, naman. Hanapin mo rin sa sarili mo, dapat meron ka rin nun, bago mo hanapin sa ibang tao. Ang sabi dito ni Gigi ng Pasig, wala naman po sa estado ng buhay ng isang tao ang sukatan ng pagmamahal. Mm-hmm. Kung sincere at totoo naman po si Kuya Noel kay Ate Des sa nararamdaman niya, go lang po! 47 ka na! Iwalay ka na sa asawa mo, karapatan mo ring lumigaya, di ba? Uh-huh. Pero ang maganda nito pare, dapat kilalanin niyo muna lalo ang isa't isa bago kayo pumasok sa isang relasyon. Mm-hmm. Sabi yan ni Gigi ng Pasig. Bakit di kayo mag-swap ng ano, pinagkakaabalan? Kaya mag-barker muna. Di ba gusto mo ipaglaban yung pagmamahalan ninyo? Tama. Siya naman ang magtagabantay ng tindahan mo sa palengke. O nga no. O kaya naman,
naman, huwag mo siya pagbarkerin. Magbantay na lang siya ng tindahan. Ay, pwede, Mare. Diba? Pwede naman siya. Yun. Oh. Kukunikta nga, driver, bodyguard, lover. Wow! And at the same time, vendor. At papalita ko na yung pangalan mo, hindi na Noel. Ano na? Junel. Wow! Junel. Bagay. Driver, bodyguard, lover. Bagay. Wala naman sa ganun. Huwag mo na. Huwag ka na mag-tease, Mare, kasi. Pakibigyan po ng strepsil si Noel. Sabi ni Lynn ng nabotas. Kaya mo mamaya. Mamaya. Parang hindi kailangan, parang punjiso lang kailangan ito eh. Kaya nga. Makati ang lalamunan eh. Tutunggain. Hindi, joke lang po, joke lang. O, ayan lang ano, ang madami namin sa'yo, Des. Mm. Wala naman yun sa estado ng buhay. Go lang kung ano naman, no. Tulungan mo rin siya, no, kung nahihiya siya, di ba? Kung talagang karapat-dapat na ayan, maging matagumpay ang inyong pagmamahalan. Yan, tulungan, mag-ano kayong dalawa. Magtulungan, ano? Magtulungan kayo para hindi yung nahihiya siya, mas lalo mo pa siyang, di ba, gagawa ka pa ng para na lalayo siya sa'yo. Ano? Tsaka pari, ang pagiging mapera naman at mayaman, nag-uumpisa lang naman din naman yan, di ba, sa mababa. Hindi naman agad-agad boom, boom, pow, mayaman ka. Bakit pala, hindi diba? Ba pwede ang langit ay humalik sa lupa at ang lupa ay pwede. Yung makap sa langit? Pwede naman. Sabi ni Sharon Cuneta at Ruben Padilla. Pwede naman. Sabi ni Sharon Cuneta at Robin Padilla. Sa pelikulang. Sa pelikulang. Bodyguard. Bodyguard. Whitney Houston yan. Ay, ito kasi yun di ba kinuha? Hindi, pero yun nga, nasa ano yan. Minsan nga, daig pa ng ano yung madiskarte, di ba? Kung sa diskarte lang naman yan sa buhay. Maraming salamat sa inyong mga pagdamay sa atin na, ayan, taga-palengke na nagmamahal, si Des. Sabi, parang. Naway lumago pa ang inyong negosyo. At eto na nga mga kapitbahay, maya-maya ng onte, damayan din natin ang ating kapitbahay na may pinagdaraanan na si Bebeng ng Recto Manila sa kanyang pelikulang Magtatapos sa Katapusan. Eto na, damayan natin mga kapitbahay si Bebeng. Aki Rena at Macho Bibo, matagal kong pinag-isipan kung magpapadamay ba ako sa inyo sa sitwasyon kong ito. Pero hindi ko na po kasi kayang salilinin na lang itong pinagdadaanan ko ngayon. May ka-live-in partner po ako ngayon pero may anak po ako sa una kong kinakasama. Graduation kasi ng anak kong grade 6 sa Katapusan. Pero nagka-problema kami ng kinakasama ko ngayon na si Jerry dahil doon. Gusto kasi ng anak ko na kami ng tunay na tatay niya ang magsabit sa kanya ng medalya sa araw ng graduation niya. Kaya lang Mare at Pare, naiipit ako sa sitwasyon gawa ng hindi sang-ayon ang kinakasama ko ngayon sa gusto ng anak kong mangyari. Eh kahit anong gawin kong paliwanag kay Jerry, ayaw talaga niyang pumayag. Ang gusto niya, kaming dalawa ang magsabit ng medalya sa anak ko at hindi ang kanyang tunay na ama. Eh ano bang gagawin ko? Bukas na po kasi yung graduation. Sana madamayan niyo ako, Bebeng ng Recto Manila. Ang ating susunod na drama ay may pamagat, mga kapitbahay, na magtatapos sa katapusan. Ganda. Ang paos. And action! Oh, Jerry! Kanina ka pa pagising. Halika na, mag-almusal ka na. Ipagtitimpla na kita ng kape. Hindi na, hindi na. Ako na. Ay, oh. Ang aga-aga. Eh, mainit na naman ang ulo mo. Hay nako. Bebeng, baka akala mo hindi ko narinig ang pinag-uusapan nyo kanina ng anak mo, ha? Ha? Ano na naman yun? Ano doon? Sus, huwag ka na magmagmaangan pa. Narinig ko ang pinag-uusapan nyo kanina. At ha? Balak pa talaga ninyong itago sa akin, ha? Ay, ano ba yun, Jerry? Kagigising mo lang kung ano-ano na agad yung mga iniisip mo. Akala mo ba hindi ko narinig na gustong papuntahin ng anak mo yung dati mong kinakasama, ha? Para sa graduation niya? Sa katapusan? Ha? Narinig ko yun! Ayun ba? Oo! Kasi naman, Jerry, hindi ko naman pwedeng ipagkait sa anak ko ang kagustuhan niya kaming ng tatay niya ang magsabit ng medalya sa kanya. Ah, ganun? Oo! So ano ako? Tau-tauhan dito sa pamamahay na to? Ay, Jerry, intindihin mo naman. Tatay pa rin naman ang anak ko yun. Hayaan mo naman sanang magampanan niya ang pagiging ama niya sa anak ko. Kahit magsabit man lang na medalya niya sa graduation. Hoy, Bebeng! Baka nakakalimutan mo. Noong iniwan ka ng lalaki yun, ako ang sumalo sa lahat ng pagkukulang at responsibilidad niya. Sa inyo. Kaya ako, sa akin kayo dapat sumunod. Dahil ako ang kinakasama mo at padre di pamilya sa pamamahay na to ngayon. Di ba? Bulol! Ay!
Jerry naman. Jerry naman, bakit ba ganyan ang takbo ng utak mo ngayon? Hindi. Basta ayoko. Ha? Tayo ang magsasabit ng medalya sa anak mo, ha? Sa pagtatapos niya sa katapusan, okay? Hindi siya. Tayo dapat ang pupunta. Tapos ang usapan. Ha? Jerry! Apakahusay po. Apakahusay ng paus na stepfather. Bongga. Manghang-mangha yung ating DJ. Hindi na nakapag-play ng ano. Manghang-mangha. Hindi nakapag-play ng kanta. Ano ba yan? Ayan. So nagtatalo ngayon. Nagtatalo ngayon ang inyong mga damdamin dyan. Uh-oh. Dahil ayan, narinig pala ng kinakasama mo na balak papuntahin ng yung anak mo, yung tunay na tatay para magsabit. Uh-oh. Ng medalya. Money cake. Ano money cake? Hindi, garland. Hindi, bawal yun. magsabit ng medalya kasi may award pala. Ayan. Mm-hmm. So damay na to, ha. 0977-7915. Pabati muna sa aking kapitbahay, Maki Bibo, si Ate Sonia at Kuya Nolly. Habang nagtitinda sa karinderiya, ay nakikinig ng Win Radio. Idol the idol kayo, Maki Bibo. Thank you. Kaakit-akit na mga kapitbahay natin ni John Michael. Salamat pa rin, John Michael. Eto na, dumamay na si July ng Santolan. Oh, Bebeng, July. Dapat ipaintindi mo dyan sa kinakasama mong yan ngayon ang kahalagahan ng tinatawag na paglagay sa lugar. Mm. Ilagay niya kamo sa lugar ang pagseselos niya. Hindi niya pwedeng ipilit ang kakitira ng utak niya. Anak mo na ang usapan dito at hindi ang relasyon ninyo. Tama. Sabi ni Jimmy ng Valenzuela, problema ba yun? Huwag kayo lahat pumunta. Grabe naman! Huwag na lang kayo umatend lahat. Galing, ganda. Si Omar ng Bikutan, sabi naman ni Omar, wisit ka. Sabi ni Omar ng Bikutan, Bebe, wag na lang kamo siyang umaten ng graduation ng anak mo kung ganyan lang din ang disposisyon at katwiran niya sa buhay. Wala kamong kinalaman ng anak mo sa taas ng pride niya. Gagampanan mo lang kamo ang responsibilidad mo. Ayan, ipaliwanag mo ng maayos, pero kung ayaw pa rin, mas piliin mo ang kaligayahan ng anak mo. Eh, total graduation naman niya. Special request ko. Ako yung maaari, tatanong diba? Mo. Special request naman. Mas lalawakan ko yung aking pangunawa. Tama. Oo, pwede naman. Nandun ako. Andun ako din. Tapos kung ano, kailangan yung presensya ko, di okay lang sa akin. Handa akong lawakan ng pangunawa ko. Mm-mm. Alang-alang sa, itinuring ko na rin parang anak ko yung pero, syempre, stepdaughter ko. Dapat ano, hindi pa rin mawala yung respeto mo dun sa stepfather. As a stepfather, dapat wala hindi pa rin ganun. Mawala. Everybody happy para sa ano, pag-aaral, edukasyon ng anak. Hindi yung nagtatalo-talo pa. Ano, ano. Sa pagsasabit ng medalya. Yung ganyan, no? Akin na kayo medalya na yan! Ako magsasabit!